Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Musket, and welcome back again here on our channel. So guys, hindi muna po ako makakapag-shoutout for today's video, but sa part 2 po ng ating bagong istorya, dun tayo mag-shoutout at kukunin ko lahat ng pangalan na yan sa lahat ng mag-comment dito sa video na ito. So kung gusto mo marinig ang pangalan mo for the next video that I'm going to publish here on our channel, just comment down below on this video. So hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Before we start to read the part 1 of Sapilitan, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always update ka sa mga nangyayari sa channel na ito. Samahan mo na rin ang pag-hit ng like button. And now let's start to read the part 1 of Sapilitan. Huwag ka mag-i-skip ng ads! Sa Pilitan, Part 1. Matthew's POV. Ako si Matthew at dito ko uumpisahan ang kwento ng ginagalawan kong mundo. Lumabas ako mula sa meat shop upang puntahan ang kasalukuyang kinalalagyan ng sasakyan ko kung saan ito nakapark. Alas 4 na noon ng hapon, ngunit sadyang mataas pa rin ang sikat ng araw. Direkta pa nga itong nakatutok sa akin. Suot-suot ko na ang tinted kong salamin ngunit nasisilaw pa rin ako. Habang naglalakad ako ay nakataas naman ang isang kamay ko upang takpan ang sikat ng araw banda sa mata ko. Nang tuluyan akong makalapit sa sasakyan ko ay napalingon naman ako sa kabilang panig ng kalsada. Halos mataranta naman ako nang makita kong nakatayo roon ang lalaking kahit sa panaginip ay hindi ko na naising makita. Joffrey, kinakabahan kong bulong sa sarili ko. Halos malamig at mag-init ang talampakan ko sa mga oras na yon. Halos ilang saglit din akong natigilan bago ko mabuksan ang pinto. Nang sasakyan ko sa nanginginig na paraan ng kamay ko. Nang tuluyan akong makapasok sa loob ng sasakyan ay tumalikod pa ako mula sa gawing kalsada at saka ako yumuko na parabang bata upang pagtaguan nga si Joffrey. Kung bakit ba naman kasi hindi heavily tinted ang salamin ng sasakyan ko? Habang nagdarasal ako na sana ay hindi ako makita ni Joffrey, nakatitig naman ako sa mabagal na usad ng kamay ng suot kong relo. Nang tumagal ako sa pagtatago ng 2 minuto, nandoon pa kaya siya? Bulong na tanong ko sa sarili ko. Dahan-dahan kong inangat ang tingin ko sa kabilang panig ng kalye at agad naman akong nakahinga ng maluwag nang makita kong umuusad na paalis ang sasakyan na kinatatayuan ni Joffrey kanina. Agad naman akong umayos ng pagkakaupo ko at saka ako nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga. Halos marinig ko din ang malakas na pagkaba ng dibdib ko.
ang layo na ng lugar na ito sa lugar niya para makaabot pa siya rito. Anong ginagawa niya rito? Hinahanap pa rin ba niya ako hanggang ngayon? Mga tanong ko sa sarili ko. Agad ko naman pinaandar ang sasakyan ko makalipas ang ilang saglit. Nasisiguro kong hindi ako makakatulog mamayang gabi dahil sa nakita ko. Lumipas ang mga oras sa araw na yon. Kinagabihan, gusto mo ba ng mainit na gatas, Kuya Matthew? Tanong sa akin ni Colson. Lumingon naman ako sa kinalalagyan nito. Si Colson ay assistant ko sa meat shop. Halos isang taon lang ang tanda ko sa kanya, pero kuya pa rin ang tawag nito sa akin. Pasado alas 10 na ng gabi at mukhang matutulog na si Colson sa mga oras na yon, pero nakuha pa ako nitong tanungin. Kasalukuyan kasi akong nakatunganga sa terrace ng bahay ko. Ipagtitimpla ba kita? Muling tanong sa akin ito nang hindi ako sumagot sa unang tanong nito. Dahil nga nakatunganga ako at blanco ang isipan ko. Naisip kong makakatulong ang pag-inom ko ng mainit na gatas upang dalawin ako ng tulog. Sige nga please, iling ko naman kay Colson. Nakangiti naman itong tumalikod mula sa akin at saka nagtungo sa kusina. Napakabait na assistant ni Colson. Tumutulong na nga siya sa pagpapatakbo ng dalawang meat shop ko. Inaalagaan pa niya ako. Higit pa sa kapatid ang kung ituring ako nito. Sa loob ng 3 taon naming pagsasama, daig pa niya ang isang loyal na assistant ng mga artista kung tratuhin ako. Siya ang nagpapalakas ng loob ko sa tuwing apektado na ako sa lahat ng problemang dumarating. Siya rin ang nag-aalaga sa akin, lalo na kapag halos mapabayaan ko na ang sarili ko sa pagiging abala. Kay Colson din ako naglalahad ng mga saloobin ko tulad ng mga takot, katuwaan, pangamba at maging ang paghihinagpis. Siya na ang halos naging karamay ko sa loob ng 3 taon kong pag-isa. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Colson. Ito na ang gatas mo, kuya. Muli nitong sabi. Kinuha ko mula sa kamay niya ang inaabot nitong baso ng gatas at saka ako nagpasalamat. Thank you, the best ka talaga, sabi ko. Inilapag ko naman iyon sa isang tabi. Matutulog ka na ba? Tanong ko naman sa kanya. Ngumiti naman ito bago nagsalita. Kung kailangan mo ng kausap, edi hindi mo na ako matutulog. Nakangiti nitong sagot sa akin. Naupo naman ito sa tabi ko. Sana pala gumawa ka din ng para sa'yo. Sabi ko sa kanya na ang tinutukoy ay ang tinimpla nitong mainit na gatas. Hay nako, kilala mo ako. Hindi ko na kailangan naman kung ano-anong iniinom para lang makatulog. Lumapat lang ang likod ko sa higaan. Tulog na agad ako. Natatawang sabi ni Colson. Humigop muna ako sa baso bago nagsalita.
I saw him, Coulson. Ilingko sa kanya. Nawala ang ngiti ni Coulson sa mukha niya at parang hinuhulaan nito kung sino ang tinutukoy ko. Who? Tanong nito sa akin. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko? Sagot ko sa kanya. Si Alden Richard? Seryosong tanong nito. Nag-iilusyon ka na naman, sabi ko sa kanya habang pabirong nakatingin sa kanya. Crush na crush niya kasi ang artistang si Alden Richard. Kaya madalas ito ang bukang bibig niya. Pinagagaan ko lang naman ang loob mo, no? Alam ko naman na iisang tao lang ang may kakayahang gawin kang takot, tulala, at aburido. Nakangising tugon nito. So saan mo nakita si Joffrey? Tanong nito sa akin. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong malapit sa meat shop? Sagot ko kay Coulson sabay tinungga ko muli ang mainit na gatas hanggang sa mga lahati ito. Parang nakaramdam ako ng pagkauhaw nang marinig ko ang pangalan ni Joffrey. Totoo ba? Nakita ka ba niya? Tanong nito sa akin. Hindi. Buti na nga lang ay ako ang unang nakapansin sa kanya. My goodness, Coulson. Muntik na akong mapasigaw nang bigla ko na lang siyang malingunan sa kabilang panig ng kalye. Takot na takot talaga ako. Akala ko nga ay mababaliwala na ang tatlong taon kong pagsisikap na mabura ang bakas ko mula sa kanya. Sabi ko kay Coulson. Ano na ang hitsura niya ngayon? Tanong sa akin ni Coulson. Nagkibit-balikat naman ako. Saglit kong inalala ang imahinasyon ko sa imahe ni Joffrey nang makita ko ito kanina. Sa lumipas na tatlong taon ay halos wala itong pinagbago sa sarili niya. Gwapo at suplado pa rin ang mukha nito. Habang nag-iisip ako ay muling nagsalita si Coulson. Hindi ka na nakasagot, iling nito sa akin. Ganun pa rin naman siya, gaya pa rin siya ng dati, sagot ko sa kanya. Kaya pala apektado ka pa rin sa kanya, sagot nito sa akin. Ano ka ba? Hindi na ako yung Matthew na gaya ng dati, no? Iling ko kay Coulson. Ito naman ang nagkibit-balikat at saka nagsalita. Siguro nga. Pero kung sa looks lang ang pag-uusapan, napaka-class mo ng nangdatingan mo ngayon. At hindi ka na mukhang inosenteng probinsyano. After 3 years, ang laki ng pinagbago mo. Pero pustahan tayo, apektado ka pa rin sa katauhan ni Joffrey hanggang sa ngayon, no? Sabi nito sa akin. You're wrong. Tapos na ako sa pagiging sunod-sunuran ko sa kanya. Sabi ko at saka ako inubos ang laman ng baso. Para sa akin, hindi pagiging sunod-sunuran ang tawag sa ginawa mo. That's law. Sabi ni Coulson na agad kong pinutol. Matulog na nga tayo, putol ko sa iba pa sana niyang sasabihin. Nauna naman akong tumayo mula sa pagkakaupo ko. Tiningnan ko naman siya habang makahulugan akong ngumiti.
Sana nga mali ang kutob ko, pero malakas talaga ang intuition mo ni Boss Carlson. Nakangiti kang sabi kay Carlson, intuition ka dyan, iling nito sabay umawit ng ilang linya mula sa isang love song sa sintonadong tono upang asarin ako. Kung unan lang ang hawak kong baso, malamang ay naibato ko na sa kanya yon. Makalipas ang ilang minuto, kasalukuyan na akong nakahiga sa higaan sa kwarto ko noon. At katulad ng inaasahan ko, nakahiga na ako noon pero hindi pa rin ako dinadalaw ng tulog. Habang nakapikit ako ay pilit na nagpapakita sa imahinasyon ko ang gwapong mukha ni Joffrey. Kung kailan naman kasi unti-unti akong nasasanay na wala na si Joffrey sa sistema ng buhay ko, ngayon ko pa siya muling makikita. Bumangon naman ako at saka ako binaligtad ang unan ng hinihigaan ko. Iyan kasi ang bilin sa akin ni Coulson kapag hindi daw ako makatulog. Pero nakailang beses na akong baliktad ng unan sa buong magdamag na yon. Makalipas ang ilang araw, hello handsome! Napatayo agad ako mula sa pagkakaupo ko nang makita ko ang pagdating ng isang lalaki. Boss Lee, nasurpresa naman ako. Anong masamang panahon ang nagdala sa iyo rito? Tanong ko dito na agad kong nilapitan at saka ako pinisil ang balikat nito. Lumapad naman ang ngiti nito. Alam mo naman kung pwede lang kita dalawin dito araw-araw para lang makita ko yung pang-Hollywood mong gwapo. Eh ginawa ko na. Nakangiti nitong sabi. Sus, mambobola. Pasalubong ko. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Makakalimutan ba naman kita? Iling nito at saka inabot sa akin ng isang malaking paper bag. Advance birthday gift ko na yan sa iyo, sabi ni Boss Lee. Akala ko kahapon ka pa nakauwi galing Singapore, tanong ko sa kanya. Kagabi pa ako nakauwi. Hindi ko lang sinabi sa iyo dahil gusto ko ngang isurprise ka. Saka isa pa, naglambing kasi si Mami, ayaw akong pakawalan, kaya ayun, nag-usap kami hanggang hating gabi, paliwanag ni Boss Lee. Sus, na-miss ka lang noon, ang tagal mo din kasi sa Singapore eh, sabi ko sa kanya. Oo nga eh ikaw ba, kumusta ka na? Kaya mo pa ba, lalo na ngayong dalawa na ang branch nitong meat shop mo? Tanong nito sa akin. Sus, maliit na bagay, pagmamalaki kong iling. That's my boy. Alam ko naman kung gaano ka kasigasig magtrabaho. Come on, lilibre kita ng lunch para mas mahaba pa ang oras natin na makapag-usap, sabi ni Boss Lee. Agad naman akong sumang-ayon. Hindi ko tatanggihan yan, sabi ko sa kanya at saka ako sumulyap sa suot kong relo. Alas 11 pa lang pala eh. Masyado pang maaga para sa lunch. Mag-usap na lang muna tayo dito, sagot ko sa kanya. Oh no, Mr.
workaholic, maaanda na naman yung pagiging time conscious mo. Tara na, lumabas na tayo. Doon na tayo sa restaurant mag-usap. Sabi nito, hindi ko naman na siya sinalungat pa. Ilang buwan din kasi itong nawala, kaya pagbibigyan ko na din. Inalalayan pa ako nito palabas ng private office ko. Paglabas, palabas pa lang kami ng meat shop noon nang biglang pumukas ang main entrance door at mula doon ay tumambad ang nakakunot noong si Joffrey. Agad naman kaming nahinto ni Boss Lee sa paglalakad. Kahit nakita ko na si Joffrey nitong nagdaang araw, gulat pa rin ako nang muli ko itong makita. Ni hindi nga ako nakailing sa mga oras na iyon. Ayusin mo ang dapat mong ayusin dito, Matthew. Sasama ka sa akin ngayon. Mahina ngunit mariing, sabi ni Joffrey na tila pilit nitong pinipigilan na ilabas ang galit niya. Ngunit kitang kita sa dalawang mata nito ang galit. Dahilan upang lamunin ako ng takot. Tila hindi naman nakatiis si Boss Lee kaya nangailam na ito. Sandali lang, tol. Palabas kami ni Matthew ngayon para mag-lunch. Wala din naman siyang nabanggit sa akin na may previous commitment siya ngayon. Sabi ni Boss Lee na lumipat pa ang tingin nito sa akin na tila ba sinasabi niyang sang-ayunan ko siya. Ngunit hindi ko pa rin magawang umimik sa mga sandaling iyon na natili akong tulala. Gusto kong magpaliwanag kay Boss Lee pero hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sabihin. Napahamak tuloy ako sa braso ni Boss Lee sa mga oras na iyon. Napansin ko naman ang sarkastikong ngiti na ginawa ni Joffrey sa mga sandaling iyon bago nagsalita. Well, Matthew has a previous commitment with me. And that was 3 years standing already. Sagot ni Joffrey kay Boss Lee. What? Mabagal na iling ni Boss Lee. Sa halip naman na sagutin ni Joffrey si Boss Lee, muling humarap sa akin si Joffrey. Go, Matthew. Ayusin mo na ang mga gamit mo at hihintayin kita, sabi nito sa akin. Hey, wait. Sino ka ba para utusan mo ng ganyan si Matthew? Reklamo na tanong ni Boss Lee kay Joffrey. Lalo namang bumakas ang nakakalokong ngiti nito at saka sinagot si Boss Lee. Why don't you ask my fugitive husband here? Sarkastikong sagot ni Joffrey kay Boss Lee. At upang bigyang linaw ang lahat, narito ang ilang pangyayari sa nakalipas na panahon. Tatay, tatay, excited na tawag ko mula sa ibaba ng hagdanan ng aming kubo. Mula naman sa bintana ay ng kubo namin ay dumungaw ang amamahan kong si Fernando. Naku, Matthew, ikaw talaga. Kung makatawag ka naman, akala ko tuloy ay may kung ano na. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Iling at tanong ni Tatay Fernando.
Mabilis ko naman tinara ang hagdana namin at agad akong nagmano sa kanya nang tuluyan akong makaakyat. Kasi naman po, tatay, lumabas na po ang resulta ng final exam namin at pasado po ako sa lahat ng subjects. Kasama na po ako sa mga gagraduate. Masayang sabi ko kay Tatay Fernando. Napansin ko naman ang biglang paglungkot sa mukha ni Tatay Fernando. Kung buhay lang ang Nanay Odessa mo, sigurado akong mapapatalon sa tuwa iyon dahil malapit na magtapos ang anak niya, sabi nito. Si Nanay Odessa naman ang asawa ni Tatay Fernando at siya ang tinuturing kong Nanay Nanayan. Kapwa namatay ang mga magulang ko noong nagsisimula pa lamang ako magkaroon ng isip. Pinsang buo naman ng tunay kong ama si Tatay Fernando. Hindi na nagkaroon ng mga anak si na Tatay Fernando at Nanay Odessa. Kaya naman nang maulila ako, hindi sila nagdalawang isip na ampunin ako. Nang mawala nga ang mga magulang ko, ay wala silang naiwan sa akin kundi educational plan at nang dahil doon kung bakit ako nakapagtapos hanggang sa kolehiyo. Nang mga oras naman na yon, ay niyakap ko ang braso ni Tatay Fernando. Ay tatay, malungkot na naman po kayo. Halina nga kayo at saluhan niyo akong magmerienda. Nakakagutom pala ang ma-excite ng ganito. Sabi ko kay Tatay Fernando upang pagaanin ang sitwasyon at saka ko siya hinila habang yakap-yakap ko ang braso niya. Ang malungkot na mukha niya ay napalitan ng muling pagtawa. Sige na nga, gutom na rin ako, sabi nito sa nakangiting paraan. Tanging nilagang kamote lamang ang merienda namin noon. Ngunit para sa amin, isa na iyong special delicacy na sa isang 5-star hotel ang pagkain na yon. Maya-maya pa ay muli nagsalita si Tatay Fernando. Bukas nga pala ay hindi ako masasamahan ni Ulysses sa dialysis center. Pwede ka ba anak? Tanong nito habang kumakain kami. Dati ay isang beses lang sa loob ng isang linggo kung sumailalim sa dialysis treatment sa isang pribadong dialysis center ang aking ama-amahan. Pero ngayon, ay dalawang beses na itong sumasailalim dahil sa patuloy na paglala ng kidney disorder nito. Opo, tatay. Ipapahiram daw po ba ni Mang Ulysses ang jeep niya sa atin bukas? Tanong ko kay tatay. Oo, iniwan na nga niya ang susi eh. Sagot naman ito sa akin. Habang kumakain kami, ay lihim kong pinagmasdan si Tatay Fernando mula sa sulok ng mata ko. Malaki na ang pinayat nito magmula noong malaman ng mga doktor ang totoong sakit nito. Maging ang balat nito ay natutuyo na din epekto daw iyon ng sakit nito. Mahigit isang taon na kaming pabalik-balik sa dialysis center. Ang ipinagpapasalamat ko lang talaga ay buti na lang sinasagot na mag-asawang Brooke
ang lahat ng gastusin ni Tatay Fernando sa dialysis center. Ayaw ko munang isipin kung gaano nakalaki ang halaga ng nagastos ng mga ito kay Tatay Fernando. Sina Mr. Fabian at Mrs. Sabrina ang nagmamayari ng nag-iisang hasyenda sa aming baryo. Halos kalahati na ng baryo namin ang lupang sakop nila. Siguro nga kung uso pa sa panahon ngayon ang pagtawag ng Don at Donya, baka iyon ang naaangkop na itawag sa mag-asawang ito. Sa asyenda dating nagkatrabaho si Tatay Fernando bago ito magkasakit. Mabait ang mag-asawang Brooke sa amin. Sa katunayan, sa tuwing may okasyon, sa malaking bahay nila ay iniimbitahan nila kami ni Tatay Fernando. At bilang ganti naman ay tumutulong ako sa paghahanda roon. Kahit sinasaway ako ni Mrs. Sabrina ay hindi ako nagpapaawat dahil kahit papaano naging parte naman kami ng hasyenda. Sa totoo lang ay magiliw sa akin si Mrs. Sabrina. Madalas din itong ipagmalaki sa akin ang mga nagagandahan nitong bulaklak sa hardin nila. Nitong mga huling araw naman ay iniiwasan kong pansinin ang ilang mga pagbabago kay Tatay Fernando. Nakakaramdam ako ng takot sa tuwing may isip kong wala pa rin itong nakakamatch na donor para sa kidney transplant nito. Dahil takot akong hindi magtagal ang buhay nito. Maya-maya pa, matapos naming magmeryenda ay agad akong tumayo. Mabuti pa ay magluluto na po ako ng hapunan natin, Tay, para maaga na po kayong makakain at makapagpahinga. Sabi ko kay Tatay Fernando. Ha? Katatapos lang natin kumain ng merienda, pagkain na naman yung nasa isip mo. Ipagpitas mo na lang ako ng mga sariwang okra doon at ilagay mo sa ibabaw ng sinaing. Tapos mag-isa ka ng bagoong ayos ng ulam iyon. Utos nito sa akin. Tatay naman, alam niyong bawal sa inyo ang maalat. Iling ko sa kanya. Dialysis ko naman bukas. Hayaan mo naman akong makakain ng bawal kahit minsan lang. Mahigit isang taon na akong nagda-diet eh. Sabi nito sa akin, labagman sa kalooban ko, wala akong nagawa kundi sundin si Tatay sa gusto niya. Ano nga ba ang silbi na humaba man ang buhay kung hindi rin lang i-enjoy? Dakong alas 7 ng gabi, kasalukuyan kaming naghahapunan noon. Ang bait-bait talaga sa atin ni Mr. Fabian na Tay. Magmula kasi noong magkasakit po kayo at hindi na nakakapagtrabaho pa sa asyenda, ay si Mr. Fabian na ang gumastos sa gamutan ninyo at sa mga pangangailangan natin. Sabi ko kay Tatay habang kumakain kami ng hapunan. Tanging kibit-balikat lang ang naisagot nito sa akin. Halatang ganado ito sa pagkain. Masaya pa nitong sinasawsawang okra sa bagoong na nasa platito.
Maya-maya pa ay muli akong nagsalita. Kahit pa siguro habang buhay tayo magtrabaho sa hasyenda nila ay baka hindi pa rin natin mabayaran ang lahat ng mga nagastos niya sa atin. Dagdag na sabi ko. Napansin ko namang bigla itong napatigil saglit sa pagkain at pagkatapos ay mabilis na tinapos ang pagkain niya at saka lang siya nagsalita. Kung may magagawa lang ako anak, hindi mo sana sasapitin ang ganito. Malungkot na sabi nito sa akin. Itutuloy.